Good day mga kaibon, ngayon ang pag-uusapan po natin ay paano ba kumuha ng Certificate of Wildlife Registration na manggagaling po sa DNR at bakit kailangan natin kumuha ng CWR. Yan ang bibigyan natin ng linaw after my intro. Bago tayo magsimula ay ipaliwanag muna natin ano ba ang CWR. Ang CWR, ito po yung permit na kinukuha po natin sa DNR na nagpapatunay na legal po yung breeding process po natin ng ibon o anuman species na inaalagaan po natin. Kasi doon po sa endangered or paubos na na ibon dito po sa Pilipinas ay mahigpit na ipinagbabawal yon na alagaan po natin. Kailangan po natin mag-settle ng Certificate of Wildlife Registration na kinukuha po natin sa DNR. So bakit kailangan natin ito? Kailangan po natin ito para po legal ang pag-aalaga natin. Kasi once na meron pong magreklamo sa inyo na kapitbahay nyo dahil maingay, so meron ka pong ibibigay or ipapakita na permit na ikaw ay pinahihintulutan ng DNR na mag-alaga ng ibon. Yung kapitbahay mo na nagreklamo sa iyo, mahiya pa yun kasi meron ka pong ipapakita na permit. Kumbaga, panatag yung loob mo na sa legal na pangangalaga yung mga ibon mo. Ngayon ay dumako na po tayo sa kung paano ba kumuha ng CWR. Ang step number 1 po natin ay pumunta po kayo sa DNR office na malapit po sa area nyo. Kumuha po kayo ng application form o kaya naman ay i-download nyo po sa DNR website na dnr.gov.ph. So i-download nyo po doon yung application form na kailangan nyo po fill upan ayon po sa hinihingi at katotohanan. Pagkatapos nyo pong makakuha ng application form na manggagaling po sa DNR, ngayon ay kailangan nyo naman po mag-settle ng DOD at official receipt. Saan ba makukuha yung DOD at ano ba yung DOD? Ang DOD po, ito po yung Deed of Donation na makukuha po natin sa mga kaibigan natin na meron na pong CWR. Kumbaga patunay na binigay yung ibon sa iyo or Deed of Donation. Kung meron po kayong mga kaibigan na meron na pong permit o pwede po kayong manghingi ng favor na kung pwede makakuha ng Deed of Donation or DOD. Ang pangalawa naman ay kailangan nyo po ng official receipt. So saan nyo naman po ito makukuha? Makukuha nyo po ang official receipt doon po sa mga meron pong Certificate of Farm Permit or sa mga breeder na meron pong permit. Kung ikaw ay bumili ng ibon doon po sa isang breeder na meron pong permit, hingian mo ng official receipt kasi ito ay kailangan natin ipasa doon po sa DNR para po tayo ay makakuha ng CWR para po maparehistro po natin yung ating mga aviary. Alin man sa dalawa na meron po kayo nito ay pwede nyo na po ipasa sa DNR. Hindi nyo po kailangan kumuha pareho. Kung meron na po kayong DOD at wala po kayong official receipt, pwede nyo na po gamitin yung DOD or Deed of Donation para po makakuha o maparehistro ang aviary po natin. Hindi natin kailangan isettle ito pareho. Kung ano lang yung meron po kayo, kung meron po kayong official receipt, wala po kayong DOD, inaako naman po ito ng DNR. Kumbaga patunay ito na nanggaling doon po sa mga nauna nang nakarehistro na mga aviary or seller. Step number 3 natin mga kaibon ay schedule na kayo niyan for inspection sa inyong mga aviary. So kailangan po bago po mag-inspection yung mga DNR ay kailangan ayusin po natin yung ating aviary. Kailangan ay linisin po natin yung mga aviary para po sa gayon ay makapasa po tayo for inspection. Kasi once na hindi po tayo makapasa doon po sa inspection nila, maaring hindi po tayo payagan na makakuha ng permit. So kailangan ayusin po natin yung aviary natin. Kung meron ka po dyan mga ibon na may hina na, so iwalay nyo muna yon or gamutin po natin. In case na ma-inspection yung ating aviary, kumbaga nasa good condition yung mga ibon natin at payagan po tayo makakuha ng permit. Step number 4 naman ay schedule naman tayo kung kailan tayo magbabayad. Ito po yung pagbabayad natin kung ilang heads na inaalagaan po natin sa aviary. Kung yung ibon mo ay 1 to 50 heads, ang babayaran mo
ay 50 peso lang. Kung ang ibon mo man po ay 51 to 100 heads, ang babayaran nyo po ay 500. Kung ang ibon mo po ay 101 or 200 heads, ang babayaran nyo po ay 750. Kung 200 up heads, more than 500 or 1,000, ang babayaran nyo naman po ay 1,000. Kayang-kaya natin to bayaran kasi hindi naman po gaano kamahalan yung pagbabayad natin sa DNR. Kasi more than 200 heads, ang babayaran lang po natin ay 1,000. Paano pa kung maramihan na doon po sa mga big time na breeder or meron na pong farm? So, 1,000 lang yung isi-settle mo monthly sa DNR. Isipin natin na maging legal yung pag-aalaga natin. Kasi once na hindi po legal yung pag-aalaga natin or wala po tayong permit na galing pong DNR, maaaring makonfiscate yung mga ibon natin na inaalagaan. Kasi mahigpit na pinagbabawal po ng DNR mga species na endangered na Department of Environment and Natural Resources or DNR. So kailangan sumunod po tayo doon po sa batas at mag-settle po tayo ng permit. Step number 5 naman ay schedule naman tayo ng DNR kung kailan po makukuha natin yung permit or yung certificate na galing po sa DNR. Ito po yung pag-release nila ng permit na official na legal na yung pag-aalaga mo kasi meron ka na pong permit. Ang tanong ng karamihan ay mahirap ba kumuha ng permit sa DNR? Hindi naman po mahirap kumuha ng permit sa DNR. Basta isettle nyo lang po yung mga requirements na hinihingi ng DNR, makakakuha po kayo ng permit. O papahintulutan kayo na mag-alaga ng ibon. Napaka-importante na meron po kayong DOD at official receipt. Ngayon ay dumako naman tayo mga kaibon sa shoutout. Shoutout po kay JDS, new subscriber po natin siya. Yun, marami daw na naiintindihan siya sa mga content po natin. Maraming salamat sir. God bless po at stay safe. Shoutout naman po kay Eric Tauson. Happy breeding sir at mag-ingat po tayo lagi. Shoutout naman kay Vivian Cagua. Maraming salamat po sa panunood ng mga content po natin. Mabuhay po kayo at happy breeding po. Shoutout naman po kay Jonas Ratibo from Balanga City, Bataan. Happy breeding sir at ingat po tayo lagi. Shoutout naman po kay DMT Toys Channel. Yan sa mga anak nyo po na mahilig po sa toys, pwede nyo po i-visit na DMT Toys Channel. Yun, maraming salamat sir at happy breeding po. Doon po sa mga hindi ko po na shout out kasi minsan po natatakpan na po kasi hindi ko na po makita. Shout out po sa inyong lahat at lagi po tayo mag-ingat. That's it for today. Sana ay nakakuha rin po kayo ng counting idea sa naibahagi natin ngayon. Yun lang, stay safe at happy breeding sa ating mga mag-iipon.